Let's open the Bible una po sa Ikalawang Korinto chapter 5:10. Ikalawang Korinto chapter 5:10. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 10. 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 Okay, basahin po natin sabay-sabay itong Bible verse 3:1. Sapagkat tayong lahat ay kailangan humaharap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging matuwid o masama. Okay, today, I prepare na po sa ito message. Tungkol sa kantimpala sa langit po. The eternal reward in the heaven. Today, that is the title of the sermon. The eternal reward in the heaven. Pagkatapos ng ligtas, bilang isang burugeng Kristiyano, kailangan po dapat malalaman tungkol sa kantimpala sa langit po. Kaya ditong Bible verse, in-explain po, tayong lahat ay kailangan humarap. Kailangan humarap. Dapat humarap sa, ano ba ito? Hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan. Pero do not misunderstand ito, hukuman ni Kristo. Hukuman ni Kristo ito para reward, gantimpala sa langit po. Okay? In Revelation chapter 20, there is the explanation tungkol sa hukuman ng Diyos. Hukuman ng Diyos, the white throne judgment. Okay? English, white throne judgment. That is the tungkol sa kasalanan ng tao. Kaya kung ang sino mang humarap sa hukuman ng Diyos, white throne judgment, kung gano'n ano ba, papunta sa impyerno. Okay? Kaya, so hukuman ng Diyos sa Revelation chapter 20, tungkol sa kasalanan. Diba? Pero bilang saved Christian, ano ba, sa ating lahat ng mga kasalanan, napatawad na po dahil sa dugong Yesu Kristo. Jesus, He was the one who judged para sa ating lahat. Diba? Kaya, kahatulad, lumipas na po. It was a Ikalawang Korinto chapter 5:17, verse 17, ano ba? Kung ang sino mga nakay Kristo, siya ay bagong kilala. Ang lahat ng mga bagay ay lumipas na. Huh? Tingnan ninyo, lahat ay bago. Verse 17 po ito, Ikalawang Korinto chapter 5, verse 17, bagong kilala. Dahil lumipas na po, lumipas na sa dating mga bagay. Okay? That's why, kaya ito sa verse 10, in-explain po ito, hukuman ni Kristo. Hukuman ni Kristo, para ano ba? Tungkol sa ano? Tungkol sa ito, ano ba? Para ito, tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan. Sa pamamagitan ng katawan. After we got the salvation, ano ba? Still, we are living in this world. Kahit gusto mo o ayaw mo sa buhay ng sa mundong ito, after salvation, meron na po araw-araw ng buhay sa mundong ito. After salvation, pagkatapos ng ligtas, still, we are living in this world every day. By daily life. Diba? May pasok sa trabaho, o mag-aral. Kahit gusto o ayaw, yes, there is the physical life in this world. Why? Why by the lovers? Bakit itinigay ng Diyos sa atin sa ulit sa buhay ng sa mundo nito? Kung pagkatapos ng ligtas, mas maganda na papunta sa langit. Diba? No. A
Anong buhay mas maganda ba? Buhay nang sa mundo ito o buhay nang sa langit? Buhay nang sa langit, noon po, walang pagod, walang kamatayan, walang sakit. Even today, one sister message to me last night, dahil sa kanyang sakit ngayon, kaya kailangan po, check off. Dahil sa kanyang sakit, kaya kailangan po sa check off. Kaya today, hindi na pupunta sa church. Dahil sa may sakit, parang more than 2 weeks, may sakit na sa tiyan niya. Kaya kailangan niya sa ultrasound today. Parang ganito. Pero sa langit, walang sakit. Walang sakit. Doon po talaga masaya po. With God, with our Lord Jesus Christ, doon sa langit talagang perfect life. Kaya mas maganda po pagkatapos ng ligtas, papunta sa langit. Pero why God allowed us sa araw-araw ng buhay sa mundong ito? Bakit po? Because para sa kantimpala. Kaya ito sinabi niya, bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan. Sa pamamagitan ng katawan. Dati sa ating katawan, ano ba ito? Para kasalanan. Para enjoy your life sa inyong sarili. Pero after salvation, ang itong katawan, ano ba ito? Sa para sa Diyos. We will do something para sa Diyos natin. Kaya, we have to remember that. Meron na po talagang kantimpala sa langit. The purpose of our life, yes, para sa Diyos. O para sa kantimpala sa langit. Pero marami ng mga bunuging Christian, dahil hindi nila alam o hindi interesado tungkol sa kantimpala sa langit, kaya ang kanilang buhay na sa sampung ito, walang pagpabago. Parang pare-pareha sa dati. Tingnan mo sa screen, Matthew chapter 5 verse 3 ito, mapalad ang mga duka sa spirito sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Sa kanila, sino ba ito? Sa kanila, meaning saved Christian. Sa kanila ang kaharian ng langit. Sino ang pupunta sa langit? Sino ang papasok sa langit? Saved Christian. How can we say? Yes, duka sa spirito. Duka sa spirito. Dati, sa harapan ng Diyos, naunawaan natin po, ano ba? Kami ay po talagang miserable, makasalanan. Duka sa spirito. And then, verse 10, mapapalat ang mga inuusik dahil sa katuwiran. Sapagka kanilang kaharian ng langit. Kanilang verse 3, yes, duka sa spirito. Kaya ligtas na. Ito din also sa mapapalad. Spiritual salvation. Pero ito, verse 10, mapapalad pa rin. Ano ba ito? Pagkatapos ng ligtas, ang mga inuusik dahil sa katuwiran. Inuusik dahil sa katuwiran. Kaya, noon, para sa kanila po, sa kaharian ng langit po. Look at the Bible, Hebrews chapter 11:6. Hebrews chapter 11:6. Please open your Bible, Hebrews chapter 11, verse 6. Hebrews 11, 6. Hebrews chapter 11, verse 6. Basahin natin sabay-sabay. Kung walang Bible, pwede po sa screen, silituwa. Kung wala, pananampalataya ay hindi maaaring kaluktan ng Diyos. Sapagkat, ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalataya may Diyos. At siya ang kakapagbigay katimpala sa mga masigasig na humaharap sa Kanya. Ito po, meron na po sa dalawang explanation. Para kaluktan ng Diyos, ang una, dapat ano ba? Sumasampalataya may Diyos. May tunay na isang Diyos. Hindi ibang-ibang mga Diyos-Diyosan. Ang isang tunay ng Diyos. Ayaw po sa Biblia. Tapos, after salvation, ano ba ito? At siya ang tagapagbigay kantimpala sa mga masigasig na humaharap sa Kanya.
Ito po in-explain po tungkol sa isang kata, importante katangian ng Diyos. Siya, ang Diyos ay, ano ba? Tagapagbigay, gantimpala. Tagapagbigay, gantimpala sa mga masigasig na humaharap sa Kanya. Ibig sabihin, God really wants to give us ang gantimpala po. Gantimpala. Kaya kailangan po sa today o hanggang next week, we will listen tungkol sa ito sa gantimpala. The eternal reward in the heaven po. Okay? This is a talagang importante mga mensahe po. So, our brothers and sisters, please listen carefully sa today kahit hanggang sa next week po. Tingnan mo sa 1 Corinto chapter 15, verse 58. 1 Corinto chapter 15, verse 58. Chapter 15, verse 58 po. 1 Corinto chapter 15, verse 58. Basahin po natin sabay-sabay. Slip 1. Kaya, mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag. Hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kaguluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Laging sagana, sinabi niya ito, laging sagana sa gawa ng Panginoon. Gawa ng Panginoon. Laging sagana, hindi konti. Halimbawa, ibig sabihin, kung meron na po sa isang linggo, 7 days, Sunday lang, ito, Sunday lang, Lord's Day, para sa Diyos. Tapos, sa Monday hanggang sa Sabado, ang araw na para sa inyo, inyong sarili ba? Hindi. Lahat ng araw, yes, dapat para sa Diyos. Kahit nagtrabaho kayo, kahit trabaho nyo na sa bahay, ang mga mothers, di ba? O, sa bahay lang. Maglapan, magluluto. Ang lahat ng mga sa inyong ginagawa, ito ano ba? Lahat para sa Diyos. Kaya sa 1 Corinto chapter 10, 31, the Bible said, kung ang sino, kahit kumakain o umiinom, kahit ano ng mga ginagawa, gawin ninyo sa lahat ito, ano ba? Ipaluluwalhati sa Diyos. Lahat, araw-araw. Kaya ito sinabi niya, laging sagana sa gawa ng Panginoon. Pero, in-explain po, bakit laging sagana sa gawa ng Panginoon? Why? Sinabi ng itong Biblia, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kung kabuluhan, lahat ng gawa sa inyong Panginoon, kung gano'n, syempre, mas maganda na enjoy na sa inyong buhay. Ibig sabihin, kung walang gantimpala sa lagi, walang reward in the heaven tungkol sa mga gawa nyo sa Panginoon, kung gano'n, stop going to church. Stop reading the Bible. Enjoy muna. That is mas maganda. Bakit? Dahil walang gantimpala sa lagi. Pero sinabi ng Biblia, hindi walang kabuluhan. Hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Naintindihan nyo? That's why in our case, we have to more focus. Kaya ito, laging sagana sa gawa ng Panginoon po. Tingnan mo sa screen. Look at this one. Before nasa Africa, ang mga bata, they play na po mga bato. They play na bato. Pero long time ago, nasa Africa, parang the Sierra Leone, parang ganito, ibang-ibang mga bansa, meron na po marami na mahalagang bato. Parang diamond. Pero ang mga Afrikano, hindi nila alam. Ano ang halaga ito? Diamond. That's why sila na po, ano ba? Just play na lang, maglaro.
Parang ang isip nila, normal ba ito? Kaya walang kabuluhan. That's why, isang sa European, nakita niya ang mga bata na maglaro na. Nakita niya. Pero parang ang nakita niya, parang mahalaga ito. Oh? And then he checking ito na parang diamond talaga. That's why, exchange na, exchange gift. Meron na po sa doon, sa kapitan, isang barangay kapitan. Oh, kaya, he suggest him, oh, kapitan, gusto niyo sa European, sa sigarelyo? Oh, sigarelyo, sigaret. Oh, I will give you, ito na, magandang sigaret. Oh, and then, just I want, is ganito mga bato muna, bato. Kaya, isang sigaret, tapos exchange na po, ano ba? Diamond. Dahil, hindi nila alam anong halaga sa diamond. Dati na po. Even before, ngayon, very expensive na, di ba, sa gasoline and diesel. Di ba? Ngayon, sobrang expensive. Pero dati, parang 150 years ago, ang mga tao, hindi nila alam sa diesel and gasoline. Kaya even USA, actually, ngayon, marami na export sa gasoline diesel from the Middle East, Iraq, sa Saudi Arabia doon. Pero dati, hindi po sa galing sa Middle East. Ang unang diesel export na po sa from USA. USA. Pero ang mga tao ng USA, hindi nila alam ang halaga ng ito, gasoline and diesel. Nakita nila una, parang ano ba doon? May amoy. Oh, tapos parang itim ng puting una. Itim ng puting na lumalabas. That's why ang mga tao po, ayaw nila. Huh? Bakit? Itim na. Huh? Tapos ang amoy, ano ba? Also, bawo. Kaya hindi nila alam. Ito na halaga na ito, gasoline and diesel. Huh? Pero, yes, isang sa Amerikano, they develop na ito, they develop. Katulad na the Rockefeller, John D. Rockefeller sa USA, ngayon pinaka-rich man. Sa, ano ba, sa Standard Oil Company owner na. In his case, yes, he developed na po ito sa gasoline and diesel. Tapos ngayon, ano ba? Yes, syempre pinaka-mahalaga parang gasoline and diesel. Especially ngayon, sobrang taas na po, di ba, sa price ng gasoline and diesel. Dahil hindi nila alam ang halaga ng diamond o gasoline diesel, kaya ano ba? Anisin nila, walang kabuluhan ganitong mga bagay. Oh. That is the same also. Kung hindi ninyo alam ang gantimpala, gaano talagang halaga ng gantimpala sa langit, kung karoon ang buhay ng sa mundong ito, mas focus na, ano ba? Physical things lang. Hindi po sa spiritual things. Look at the screen. Genesis chapter 15 verse 1. Genesis chapter 15 verse 1. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham sa isang pangitain. Huwag kang matakot, Abraham. Ako ang iyong kalasap, ang iyong gantimpala ay magiging napakadakila. Huwag kang matakot, Abraham. Ako ang iyong kalasap. Ako ang iyong kalasap. Kalasap. Captain America, di ba? Captain America, meron na po ano ba? Parang kalasap, di ba? Oh, Captain America. Huh? Pero ito sinabi niya, ako, Panginoon Diyos, ang iyong kalasap. Tapos, ang iyong, ako, ang Panginoon Diyos, ay ano ba? Iyong gantimpala ay magiging napaka-dakila. Diyos mismo, siya na po talaga sa ating sa gantimpala po sa langit. Pero, even though sinabi ng Biblia, medyo detail ito po sa gantimpala sa langit, pero in our case, medyo malabo, maintindihan tungkol sa gantimpala sa langit po. Kaya, in this time, kay medyo konting-konting oras, we will study na po sa salita ng Diyos.
tungkol sa gantimpala sa langit po. Sa Malakia chapter 3:16, Malakia chapter 3:16 sa screen ito, Bible verse, basahin po natin sabay-sabay, na makagayoy na usap silang mga natatakot sa Panginoon. Binigyan pansin sila ng Panginoon at pinakinggan. At ang isang angkla na alahala ay inisula sa harapan niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon at napahalaga-halaga sa kanyang pangalan. In the Bible mentioned that tatlong libro. Una, Biblia. Tapos ikalawa sa Revelation chapter 20, sa Aklat ng Buhay. Aklat ng Buhay. Tapos ang ikatulo ito, ano ba ito? Isang aklat na ala-ala. Biblia, ano ba? Para sa lahat ng tao. Diba? Biblia. Aklat ng Buhay. Para kanino ba? Yan para ligtas ng tao also. Kung ang mga hindi paligtas, ano ba? Erase na po ang kanilang pangalan sa buhay ng aklat. Tapos ito, isang aklat ng alala, ito po talagang para sa inyo, gantimpala po. Aklat na alala ay isinula sa harapan niya. Habang, ano ba ito? Makagayoy na usap silang mga natatakot sa Panginoon. When our brothers and sisters, when we are together para sa Diyos, kay ganitong oras, o fellowship, o sa inyong ministry, pagkatapos ng ligtas, inisula ko doon sa aklat na alala. Remembrance po. Diba? In our case also, meron na po sa diary. Diba? Oh, anong sulat niyo ito? Yes, mga sermon. O, mga ano ba? Parang daily. Parang daily, ano ang nangyari? Tati. Diba? Oh, para you will not forget. Para alala, we are writing something. Diba? That is also same. God also, sinabi ng Biblia, ang isang aklat ng alala is isinula sa harapan niya. God remembered everything para sa ating po ito. Halimbawa, ang isang guro nasa school, ang class ng sa art. Class na po para drawing. Pero sinabi ng guro, okay, ang mga bata, today, yes, sa bawat ng sa inyo sa sketchbook, sa drawing book, kahit anong gusto nyo, drawing ka na. Kahit ano, pwede na drawing mo na. And then we will finish itong sa class. Kung gano'n, yes, meron na po ang mga bata, medyo marunong sa drawing, ano ba? Oh, parang they try to drawing maganda. Pero ang mga ibang mga bata, medyo pasaway, anong ginagawa? Tapos na. Parang ganito. Ayaw nila medyo magandang drawing. Kung walang condition, mga bata, pwede na maglaro muna sa drawing ka na. Kung walang condition, tapos ganito na lang. Kung karo ang mga bata, yes, pwede na kayo ganito na. Pero sinabi ng guro, pero ang itong sa inyong drawing, yes, I will give the score. I will give the score para ano ba? Yes, para parang graduation. Ito na parang project o report para pang-graduation. Kung meron na ganitong condition, kung gano'n, pwede ba ganitong drawing lang? Pwede ba graduate? Gusto sa pangapalitan ng ganitong drawing? Hindi. Di ba? Talagang we will focus there. Naintindihan nyo? Lahat ng mga brother and sister, parang parehas na po ngayon. After salvation, we have ito, sketchbook. Empty na. Empty. Wala. Di ba? Tapos, ayon po sa sign yung ginagawa, God remembered all your sa daily life. Tapos, ayon po sa inyong ginagawa,
I will give her sa reward na po. Para sa walang hanggang gantimpala sa lagi po. Tingnan mo sa Bible sa Ikalawang Timoteo chapter 4. Ikalawang Timoteo chapter 4 mula verse 7 and 4, 8. Ikalawang Timoteo, chapter 4, mula verse 7 and 8 po, 7 and 8. Please remember that, today, di ba, I open na marami ng mga Bible verse, puro ng tungkol sa gantimpala. Di ba? We think there are mga Bible, oh, Bible para sa creation, a Bible para sa kaligtasan. Huh? Yes, we are saved na sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pero tingnan mo today, our mga Bible verse, laging focus na po tungkol sa gantimpala sa lagi. Ibig sabihin, God really also wants to give us ang gantimpala po sa lagi. Ito, Ikalawang Timoteo chapter 4, verse 7 and 8, 3 to 1, nakipaglaban ako ng maputing pakikipaglaban. Natapos ko na aking takunin. Ilingatan ko ang pananampalataya. Kaya, mula ngayon ay nakaraan na sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga nakahanga sa kanyang papapakita. Ito po sa testimony of Apostle Pablo. Last word also. Last word, last testimony ni Apostle Pablo. Nakipaglaban ako ng maputing pakikipaglaban. Ano ba ito? Spiritual battle po. Spiritual battle. After salvation, we have the spiritual battle. Every day, every moment. Even kagabi, meron na po talaga ang spiritual battle. Huh? Ano ang ginagawa nyo? Last night. How did you spend your time last night? Para sa Diyos? O para sa inyong sarili? Kung watching drama hanggang evening time, hanggang matutulog, para sa Diyos ba? Kung lagi Facebook, YouTube, para sa Diyos ba? Hindi. Diba? We have the same time, 24 hours sa bawat isa-isa. Diba? 1 week sa bawat isa-isa. God gave us parehas na po condition. Ang sabuto nito, parang unfair by rich men. Diba? Ang mga dukha, marami na sa pera. Mula pakabata dahil magulang rich men. Kaya rich family. Ang sabuto nito, hindi pare-parehas. Pero in front of God, God gave us same condition. Especially mga oras. Huh? Kay rich man, 24 hours. Diba? 7 days. 1 year. Same. Parehas. Kay ang mga dukha, parehas. And so, born again Christian also same. God gave us same time, same oras. We can use that time para sa Diyos o para sa inyong sarili. Kaya, when you look at fully sa kahapon, kagabi, parang we feel really guilty sa harapan ng Diyos. Why? We spend our time walang kabuluan talaga. Sana, from ngayon, we will more use our time para araba, para talagang kabuluan ko. Ang itong Bible verse, sa verse 8, kaya mula ngayon ay nakaraan sa akin ang putong na katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon. Tingnan mo ito. Ibibigay sa akin ng Panginoon. Ibig sabihin, Diyos mismo niya, He will give us ang gantimpala sa lahat po ito. Kaya we have to remember that, who will give us gantimpala? Who will give us? Diyos. God will give us. Look at Revelation chapter 22. Revelation 22 verse 12.
Revelation 22 verse 12. Revelation 22 verse 12 say ito, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantian ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Malapit nang dumating. Ako'y malapit. Diyos mismo malapit nang dumating. Especially ito sa ikalawang pagdating ni Yesu Kristo. Jesus second coming, malapit na. Tapos ano ba? Dala ko ang aking gantimpala. Ang kamay ni Jesus, ang unang pagdating ni Yesu Kristo nasa cross, kamay ni Jesus, ano ba? May pako. Diba? May pako ang kamay ni Jesus. Pero second coming of Jesus, our Lord Jesus Christ, the second coming time, nasa kamay ni Jesus, ano ba? May gantimpala para sa lahat. Sinabi ng Diyos, dala ko ang aking gantimpala upang gantian ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ayon sa kanyang ginawa. Ako'y, we have to remember that, ako'y, Diyos mismo ko, ang Panginoon Yesu Kristo. Screen, Isaiah chapter 40 verse 10 nasa screen, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Narito, ang Panginoon Diyos ay darating na may kapangyarihan at ang kanyang kamay ay mamumuno para sa kanya. Narito, ang kanyang ganti pala ay dala niya at ang kanyang ganti ay nasa harapan niya. Narito! In the Bible, maraming beses natin niya narito. Juan chapter 1 verse 29. Narito ang kordero ng Diyos na nagalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pero ito, Isaiah chapter 40 verse 10, narito! Ang kanyang gantimpala ay dala niya. At ang kanyang ganti ay nasa harapan niya. Diyos! Dala niya talagang gantimpala. Actually, important, who will give us gantimpala? Huh? Halimbawa, just halimbawa, para mas maintindihan, tingnan mo, meron na po tatlong tao. May tatlong tao, yes, inihanda niya gantimpala para sa iyo. Huh? May tatlong tao. Number one, your friend. Hmm? Kaibigan mo. Hmm? Number one. Kaibigan mo. Number two, kapitan. Number three, pangulo, Duterte. Ngayon, BBM. You can choose one. Sino? Gusto mo? Kaibigan mo? Kung kaibigan mo, anong gantip, anong sa legalo? Anong sa gift para sa iyo? Ang kaibigan mo? Anong legalo? O kung kapitan? Kapitan? Anong pangalan ba? Anong legalo niya? Pero kung BBL, anong legalo ba? BBL. Kahit anong gusto niyo, pwede na siya. Diba? O BBM, gusto ko na isang sasakyan. Sige, I will give you. BBM pwede. Why? May position, may pera. Diba? O, kaya pwede. Ang kaibigan mo, o, friend, gusto ko na sa isang bagong sasakyan. Grabe ka. Huh? Wala akong pera. Ang friend ko hindi pwede. Kahit kapitan hindi pwede. Pero BBM, pwede na. Diba? Pero Diyos, sa ating Panginoon Diyos, ano ba? Ang kanyang gantimpala, actually, we cannot imagine that. Look at Ruth. Ruth chapter 2 verse 12. Ruth chapter 2 verse 12 na po. Ruth. Joshua 9:12.
and Ruth. Lumang-tipan, Ruth chapter 2 verse 12 na po. Ruth chapter 2 verse 12. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Gantian nawa ng Panginoon ang iyong ginawa. At bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng Panginoon. Ang Diyos ng Israel na sa ilalim ng kanyang mga tapat, ikaw ay nangalong. Si Ruth, ang Diyos ng Israel na nasa ilalim ng kanyang mga tapat. Si Ruth, Moabita, Gentil, di ba? Ibig sabihin, walang karapatan sa magiging Israelita. Pero si Ruth, puso ni Ruth, ano ba? Mahinang nanais po. Gusto niya talagang malapit sa Diyos. Kahit Moabita, Gentil, di ba? Teachwell siya na po ngayon, nasa ilalim ng kanyang mga papa. Kaya ano ba? Inianda ng Diyos, gantin pala para Ruth, si Ruth. Pero ito tingnan nyo, sa gitna, at bigyan ka nawa ng lubos na gantin pala ng Panginoon. Lubos na gantin pala po. Lubos na gantin pala. Hindi lamang gantimpala kunti. Huh? Hindi po sa gantimpala mula sa inyong kaibigan o mula sa magulang mo. Hindi mula sa barangay kapitan. Hindi sa BBM. Ang gantimpala ito po araba mula sa Diyos. Kaya ito sinabi niya, lubos na gantimpala. Lubos na gantimpala. In our case also, kaya we have to imagine that. Lubos na gantimpala sa langit. Actually, meron na po ganitong sa experience. In my case, I couldn't receive any gift habang bata pa. Why? Family ng duka. Tatay, yeah, farmer, fisherman. Kaya, I don't have any experience ano ba, sa cake, my birthday. Walang cake na. Kaya hanggang sa high school, walang cake. Walang regalo. Sa birthday gift, wala. I don't have any experience. Kaya habang bata pa, walang experience na po sa receive ng mga gift, dito ay kayo medyo lumalago. Also, parang ano ba? Parang ako din medyo mahirap sa give to give ibang tao. Pero meron na po ang mga bata, mula magulang, marami lang receive. Para ito din also, love of the parent. Kung ganon, habang lumalago siya din, ano ba? Magmarunong po also, give to other. Sharing to other people. In our case also, minsan also, parang we couldn't experience ang mga gift mula sa Diyos. Kaya also, we cannot imagine, we cannot expect ang mga gift po sa langit po. But anyway, we have to remember this gift mula sa Diyos. Look at the screen. I will explain ang dalawang sa author. Ang isa nito, Tolkien, J.R.R. Tolkien. Ito sa J.R.R. Tolkien, siya nga po old author ng ito, The Lord of the Rings. The Lord of the Rings. Pero meron na po isa pa ito, C.S. Lewis. Ito po, The Chronicles of Narnia. Actually, dalawang ito ngayon medyo famous na. Ngayon, The Lord of the Rings ito, yes, parang ano ba, best film. Dahil may magandang movie. Diba? Actually, sila na po sa isang European sa author, mga writer. Sila na po dalawang ito na kaibigan, parehas ng time. Pero una po sila, they are not believe God. Dito ay habang medyo since they are young, they wrote na po parang ganito fantasy sa fantasy novel. Tolkien and C.S. Lewis.
Pero C.S. Lewis, habang siya na po magiging matanda, yes, he believed God. He trust God. He is also one of the born again Christian, C.S. Lewis. And then after he got the salvation, he wrote na po ito, The Chronicles of Narnia. Have you read this book? Or watching the movie? Meron na po diba dito sa Lion? Anong pangalan pa? Ryan? Aslan? I'm sorry, I cannot remember that. Actually, pero, the Ryan is the image of the Jesus Christ. Image of the Jesus Christ, the King of Kings. And then also, ang ibang mga ito sa main actor and actress, they are also one of us, image of the born again Christian. Okay? Actually, C.S. Lewis, he wrote na po ito sa the Chronicles of Narnia para ito po sa in-explain niya ito sa after salvation tungkol sa Christian life. Pero anyway, dati mas famous na po sa European, the English country, ito, mas famous na po ito, the Chronicles of Narnia. Pero ngayon, dahil sa pelikula, mas famous na po the Lord of the Rings. Pero, the C.S. Lewis, ang itong aklat, look at this one. Even today morning, I shared ito message sa messenger. The C.S. Lewis, mula sa The Chronicles of Narnia, ito din. The terms is over. The holidays have begun. The dreams is end. This is the morning. Actually, Narnia, in the pelikula o sa aklat, di ba? Mula sa mga makapatid nila, di ba? They open sa isang cabinet, di ba? Sa pinto. Tapos, pumasok na doon. Meron na po ang kanilang physical buhay. Pero pagkatapos na ito sa pinto, ano ba? Papunta sa Narnia. The Narnia. Ito po parang ano ba, in-explain po, heavenly life. The true life doon. The dream is end. Ang physical buhay, parang ito na dream. And then, this is the morning. That's why, look at this one. But for them, it was only the beginning of the real story. The real story, ito po, Narnia. Hindi sa physical buhay. All their life in this world, and all their adventure in Narnia, had only been the cover and the title page. Ibig sabihin po, ang kanilang buhay, 60 and 70 years old buhay, parang ito ano ba? Cover na lang, cover. Kung pumasok na Narnia, the heavenly life, that is the starting real life na po. Lahat ng Biblia, parang ganito. I-explain po, our physical life, parang ano ba ito? Cover page na, cover page. 60, 70, 80 years life ito, just cover page na, very short time. Ibig sabihin, ang true life, after we enter the heaven po. In which every chapter is better than the one before. Every chapter, ang buhay ng Narnia, heavenly life, every chapter, mas maganda, better than before. That is the message of the C.S. Lewis na po. Message of the C.S. Lewis sa pamamagitan ng ito, the Narnia. Kung meron po sa chance, please read ito, the Chronicles of the Narnia. Ang mga teenagers, ang mga kabataan, yes, try to read this book. Talagang ito, maganda po. Sino ba siya? Diaz. Diba? Koreano? Filipino. Diba? Filipino. Diaz. Siya po diba sa Olympic, sa Babel, the gold medal list na po. Gold medal. Diba? Gold medal. Actually, I want to show this one. This Diaz, hindi na po magandang background ang kanyang sa family.
Diba? Oh, parang normal Pilipino. Oh, diba? Katulad ng Pacquiao also. Diba? Pacquiao also street boy. Hmm? Diba? Sobrang nagugutom na habang bata pa sa Mindanao. Campuanga ba? Jensan. Doon. Pero si Pacquiao, pagkatapos ng magiging sa, ano ba, sa pro boxer, he earned a lot of money. Si Diaz also, after he got the gold medal, marami na po sa dating pala sa kanya. Actually, he sacrificed a lot. He really practiced every day. Para mo, high reach to sa babet. And then finally, no sa last year, 2 years ago ba sa Tokyo Olympic, di ba? Doon he got the gold medal. Gold medal. Alam mo ba, pagkatapos ng gold medal, tingnan niyo ito ang gantimpala niya. Cash. Ano ba? 5 million from Phoenix Petroleum. Tapos, yung beauty product. Look at this one. We receive $660,000. And also additional $280,000. 5 million also gantimpala sa Phoenix. Totoo na ito, di ba? From the Phoenix, ano ba ito? 500 million peso. He received that. Hindi lamang ito isang company. The other company, Bank of the Commerce, ito, 3 million peso again. Tapos, beauty product, marami na. Tapos, ano ba ito? Sa, from this group, also, 600,000. Tapos, Philippine Airline, ano ba? Ito sa free flight for life. Even Air Asia also. Even Seven Pacific also. Lahat ng mga supporter. And also, ano ba? Free food. Ang kanyang buong buhay. Tapos, residential property. Mga 40 million condo from the Eastwood. Tapos, Photon Motor Philippines also, new bed. Tapos from dito sa also, ano ba? A brand new Kia Stony, Sasakyan. Tapos, he become ano ba? Jollibee also sa commercial. Tapos, may, di ba? Even beauty product, even submit, even smart internet company. Kaya marami na po sa mga supporter, follower. Ang kanyang buhong buhay, change na po talaga. Tingnan mo, look at this one. Dahil sa gold medal, isang gold medal, kanyang-kanyang buhay, suddenly, change na. When we enter the heaven, you cannot imagine that. Kahit buhay mo sa mundong ito, parang ganito na lang ngayon. Pero nasa langit, ayaw ko sa inyong ginagawa araw-araw sa mundong ito, talagang change na po sa buhay, nasa langit po. Look at the Bible sa unang ikalawang Timoteo chapter 4 verse 8. Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 8. Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 8. Kaya mula ngayon ay nakaraan na sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. Hanggang doon po. Sa akin ang putong ng katuwiran. Inihanda ng Diyos ang putong ng katuwiran para sa ating lahat. Kaya ito sinabi niya, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga nakahamas sa kanyang pagpapakita. Hindi lamang si Pablo, kundi para sa lahat po. Para sa lahat. Ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 10. Ikalawang Timoteo, chapter 2,
verse 10. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya aking tinikis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinira upang tamtantin nilang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kaluwalhatian walang hanggang. Ang itong Bible verse in-explain po tungkol sa kantimbala uli. Upang tamtantin nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus. Pero hindi lamang kaligtasan na may ano ba? Kaluwalhatian walang hanggang po. Kaluwalhatian walang hanggang. Roma chapter 8 verse 18 sa screen, you can see the screen. Roma chapter 8 verse 18, 3:1. Itinuturing po na ang pagtitiis sa panahon kasalukuyan ay hindi karapat-dapat. May hambing sa kaluwalhatian mahahayag sa atin. Ang panahon, kasalukuyan ito may pagtitiis. Kung ganon, ano ba? Hindi karapat-dapat may hambing sa kaluwalhatian mahahayag sa atin. Hindi karapat-dapat may hambing. Ibig sabihin, we cannot measure. We cannot measure sa eternal reward in the heaven po. Even ito, ikalawang Korinto chapter 4 verse 17, basahin po natin sabay-sabay. Sapagkat, inihahanda tayo nito maga at mapandalihang kapighatian para sa walang hanggan at di masukan na kaluwalhatian. Ang kapighatian sa mundong ito, ano ba? Magaan at panandalihan. Pero, para sa atin po ito magiging walang hanggang at di masukan na kaluwalhatian. Actually, si Diaz, si Miss Diaz actually, he got the gold medal. Diba? When he got the gold medal, umiyak na sobra. Why? Because he knows that ang kanyang sacrifice na dati. Diba? Araw-araw talagang sa exercise and lift mga madigan ng barbell. Even one day, walang rest. Even one day, talagang walang rest. Every day, talagang sacrifice na po. Practice na po. Pero after that, ano ba? Ang gantimbala para sa kanya, also she couldn't imagine that. Marami ng mga supporter, from government, marami na, di ba? Ibang-ibang mga company. Why? Because, ang gold medal niya, hindi po para sa kanyang sarili. Para ito, buong Philippine. Kung Olympic game, kung isang player, kung siya rapos sa gato gold medal, ang itong glory, hindi po ang kanyang sarili. Ito po magiging buong bansa na. Diba? That's why, kung Diaz na gato isang gold medal, ano ba? Ang pangalan ng Philippine, isang gold medal po. Tama ko ba? That's why Philippine government really support her. That is the same. When we enter the heaven, sa ating sa buhay na po ito, sa para sa Diyos na. Para sa Diyos ang buhay namin. Buhay natin, that's why inihanda ng Diyos ang malaking gantimpala po sa langit po. Tingnan mo, unang Korinto chapter 15 verse 41. Unang Korinto chapter 15 verse 41. Unang Korinto chapter 15 verse 41. Basahin po natin sabay-sabay, 3:1. Mayroon kaluwalhatian ng araw at iba ang kaluwalhatian ng buwan at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin. Sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Nasa langit, ang gantimpala sa Diyos o ito kaluwalhatian, iba-iba na. Iba-iba talaga. Ayon po sa inyong ginagawa sa mundong ito, may gantian ng Diyos doon.
Halimbawa, si Diaz, gold medal. Meron po ba silver medal? Ibang sa Pilipino? Meron po ba bronze medal? Pero gold medal lang talagang spotlight. Sa gold medal lang talagang marami ng mga supporter. Kung silver, meron konti, pero talagang different. Kung bronze medal, talagang konti. Even Philippine, from Philippine government, ang gold medal, mas malaki sa parang pension. Silver and bronze medal, medyo konti-konti lang po. Nasa langit. Ayon po sa ating mga ginagawa sa physically, may ibang-ibang mga sa gantimpala po. Mateo chapter 5 verse 19 po. Mateo chapter 5 verse 19. Mateo chapter 5 verse 19. Basahin po natin sabay-sabay. Kaya sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawagin pinakamali sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumutupad at magturo ng mga ito ay tatawagin dakila sa kaharian ng langit. Tatawagin pinakamali sa kaharian ng langit. O tatawagin dakila sa kaharian ng langit. Even this Bible verse explain po, ang gantimpala sa langit talagang different. Ang mga tao na po, ano ba ito? Suway. Suway sa isa sa pinakamali sa utos ng Diyos sa mundong ito. Kung ganon, ano ba? Tatawagin siya pinakamaliit. Pero kung talagang obey the word of God, talagang sacrifice na sa mundo ito, kung gano'n, tatawagin dakila sa kaharian ng langit po. Matthew chapter 25 verse 21. Mateo chapter 25 verse 21. Mateo chapter 25 verse 21, say it one. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, maputi at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay. Pamamalahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Magaling, maputi at tapat na alipin. Dahil sa inyong ginagawa sa mundong ito, kaya sinabi ng Diyos, magaling, maputi, at tapat na alipin. Ibig sabihin, sa mundong ito po, yes, we are saved Christian. Our position also, bride is Kristo, o anak ng Diyos. Pero isa pang position, alipin ng Diyos. Meaning, we have to serve God. We have to serve the church. Kung ganitong meron na po sa buhay mo, kung gano'n, ano ba ito? Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon po. That's why in our case, yes, we have to look at the gantimpala sa langit. Ang mata mo, tingnan mo sa taas. Tapos kamay mo yung paa mo, mas marami ng mga ministry para sa Diyos. Unang Korinto chapter 3 Unang Korinto chapter 3 mula verse 10 po. Unang Korinto chapter 3 mula verse 10. Unang Korinto chapter 3 mula verse 10 po, mula verse 10. Basahin po natin sabay-sabay hanggang 15. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa isang matalino tagapagtayo, inilagay ko ang pinasasaligan at iba ang nakatayo sa ibabaw nito.
Dapat ingatan ng bawat tao ang pagkatayo niya sa ibabaw nito. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan, maliban sa nakalagay na na ito'y si Kristo Jesus. Una po ito, yes, the foundation ito po, Jesus Kristo. Foundation of our salvation, Jesus. Diba? Kaya, we will build our house. Build the house spiritually. That is our Christian life. Okay? Verse 12, 13, 31. Subalit, kung ang sinumang ay matatayo sa ibabaw ng saligan ito ng ginto, pila, mahalagang bato, kahoy, dayami, pinagapasan. 13, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ng makubunya ito. Sapagkat ito ay mahahayag sa pamamagitan ng apoy. At ang apoy ay masusubok kung anong uri ng gawain ng ginawa ng bawat isa. Ano itong Bible verse in-explain po? Una po, meron na po dalawang material. Di ba? Dalawang klaseng material. Ang pagsubok ito, susubok ito sa apoy. Sa pamamagitan ng apoy, ginto, pilang, mahalagang bato, hindi natutunaw. O, parehas na. Pero kahoy, dayami, pinagkapasan, ano ba? Masusunog, nawawala. Verse 14 hanggang 15, kung ang gawa ng sinumang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi. Bagamat siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Meron na po dalawang klaseng na Christian buhay. Ligtas na! Ligtas na, pero isang klaseng Kristiyano, yes, parang pila, ginto, mahalagang bato. Ibig sabihin ito talaga, they focus ng spirituals, gati pala sa langit. Oh. Kaya, hindi po ito sa matupo. Ang problema ay isang klaseng Kristiyano, ang Kristiyang buhay po, laging focus ng mga physical things. Ang mga bagay ng samundong ito, that's why ito po, matupok na, matupok. Kaya matupok, pero we have to think, hindi, matupok. Ibig sabihin, ito na, verse 15, siya ay malulugi. Malulugi, bakit? Dahil walang ganting pala. Huh? Baga ba siya ay maliligtas. Ngunit, tanging sa pamamagitan ng apoy. Do not misunderstand this Bible verse. Salvation, nawawala ba? Huh? Salvation, nasusunog? Kaya papunta sa impyerno ba? Hindi. Ligtas pa rin, lagi pa rin. Pero walang ganti pala sa lagi. Kaya ito na, nahihiya na po. Nahihiya talaga. Ligtas na, lagi pa rin. Pero walang ganti pala. Si Diaz, after Olympic game, di ba? Nahihiya ba? Hindi. May medal, gold medal, di ba? Oh, that's why she's really proud. Pero, ang ibang mga sa player, walang medal. Walang medal. Kung gano'n, pride ba? Matapang? Hindi, nahiya. Nahiya dahil walang medal. Walang ganti pala. Galatia chapter 6, 7 sa screen. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring lokohin. Sapagkat ang anuman ihasin ng tao ay siya rin nawa alihin. Verse 8. Sapagkat ang nahahasin para sa kanyang sarili laman ay mula sa lamang maari ng kasiraan. Subalit ang mahahasin sa Espiritu mula sa Espiritu ay maari ng buhay na walang hanggang. Dito, mga bangko, Philippine Bangko, meron na po sa mga saving product, ngayon, interest. Huh? Kung saving, halimbawa, yes, kung 100K, huh?
어? 그럼 디포지트가 많고 parang time deposit. 메론 나포 mga banko, interest, 어? 아니요. 근데 그거 알아? 일랑 폰 1% 나가. 2년. parang 뭐 3% interest or 5% interest. 그럼 알라고 뭐 낫기? When I came to Philippines, meron ako sa Banco Filipino. Banco Filipino. Alam mo ba? Agile. Agile Banco. Ngayon, bankrupt na. Sarado na. Pero dati, hanggang 2019, meron pa rin. Pero doon po may time deposit, kung 5 years na, kung 5 years na time deposit, 100K magiging 200K. Wow. Oh, di ba? Oh, wow. Dati meron, no? When I came to Philippines from Hong Kong, I worked in the Hong Kong almost 1 year. That's why I have the some money. I have the some money. Halimbawa, yeah, parang like the 100K. 100K, kaya I put the time deposit in Banco Filipino. Dapat 5 years na. Dapat 5 years time deposit. Para magiging 200,000 peso. Ang problema, I starting my time deposit 2018. Pero bankrupt 2019. Diba? Oh, bankrupt. Kaya, malulugi. Lugi na. Pero meron na po sa, ano ba, sa PDIC, PDIC also, they protect na mga depositor. That's why, yes, I got all my money. Even plus interest also. Pero, we have to think this one. Huwag kayong padaya ang Diyos sa hindi maaaring roponi. Kung walang sakripisyo, can you imagine? God, please give me magandang reward. Kahit walang anumang ginagawa sa mundong ito para sa Diyos. Pero, you're thinking that, oh, maraming natin pala sa langit. Sinabi ng Diyos, ang Diyos ay hindi maaaring rokohin. Sapagkat ang anumang ihasin ng tao, ay siya rin na niya aanihin. Sapagkat, ang nahahasin para sa kanyang sariling laman, kung ang buhay mo, laging araw-araw para sa inyong laman na lang. Kung gano'n, mula sa laman, mag-aani na kasiraan. Kasiraan, walang kabuluan. Pero, subalit ang nahahasi sa Espiritu, mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggang sa langit po. That's why, ito po sa Unang Korinto chapter 10 verse 31 sa screen memorize tayo, 3-1. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiino o anumang ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Gawin ninyo lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Lahat po lahat. Bilang burugin Christian, lahat ay para sa Diyos. Importante ay ganitong mga puso nyo. Kahit kumakain, umiino, para sa Diyos ko, para ikaluluwalhati ng Diyos. In order to deliver the message ngayon, yes, kailangan ng tubig, umiinom ng tubig. Kung walang tubig, uhaw na sobra. Diba? Kung nauhaw, how can I deliver the message? Diba? Kung hindi na kumakain araw-araw, ang katawan mo magiging mahina. May sakit. Kung gano'n, ano na? Mahirap na pasok, trabaho, di ba? Ang problema, finally, kung mahirap sa katawan mo, kung gano'n, also, you cannot attend the church. You cannot serve God. Kaya, kailangan mo also, magandang body condition. Kahit kumakain, umiinom, kahit baglaban, magluluto, lahat ito, ano ba? Hindi po para sa inyong sarili, hindi lamang para sa inyong mga anak, kundi, lahat ay ano ba? Gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos.
Unang Korinto chapter 3 verse 8. Please open your Bible. Unang Korinto chapter 3 8. Unang Korinto chapter 3 verse 8. 3:1. Ngayon, ang nakatanim, Adam, nagtitilig ay iisa. At ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang pagkawa. Mula itong Bible verse, tingnan mo, ang bawat isa. Ang bawat isa, ibig sabihin walang grupo. Ang ganti pala sa langit, walang grupo. In Philippines, halimbawa, ba basketball player, di ba? May team, meron na po team the word, basketball, dahil team play. Pero sa ganti pala sa langit, walang group. Even though we are same sa taro sa church, pero gagantihan ng Diyos sa bawat isa, ayon po sa inyong mga pagkawa. Even today, yes, ang mga sisters, meron na po in-charging magluluto. Diba? Meron na po mga some sisters, dapat together, luto. Pero ang ganti pala, sa bawat isa na po. Pero parang today, isang sister lang, tatanggap lahat ng langang ganti pala. Ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang pagkawa. Kaya, you know, those who really expect na po talagang sa ganti pala sa langit, kung ganon, mas gusto niya sacrifice para sa Diyos. Dahil alam niya po, may ganti pala sa langit. Kaya, mas willing to sacrifice. Ayaw po sa inyong pagkawa, may gagantihan ng Diyos, di ba? Kaya kailangan po, open your eyes, spiritual eyes, spiritual mga mata para makikita sa langit po. Kung walang ganitong mga mata, ayaw nila po sa sacrifice sa church. Awit, chapter 18 verse 20, pwede po sa screen, 3:1. Ginantipalan ako ng Panginoon ayon sa aking katwiran. Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, ako'y kanya ginantihan. Ginantihan. Look at this Bible verse. Awit chapter 18 verse 20 na po. Tingnan mo sa verse 1. Awit chapter 18 verse 1. Awit chapter 18 verse 1. Iniinig kita, O Panginoon, aking kalakasan. Iniinig kita. Iniinig kita. Iniinig kita, O Panginoon. Tapos, verse 20, ginantimpalan ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran. Tingnan mo, ayon po sa inyong katuwiran. Katuwiran o sakripisyo sa inyong mga pagkawa. Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, ako'y kanyang ginantihan. Kaya gantimpala ito po, yes, ayon po sa bawa sa isa-isa sa inyong mga ginagawa ko. Roma chapter 16 verse 12. Pwede po sa screen, Roma chapter 16 verse 12. Batiin ninyo si Tripena at si Triposa na manggagawa ng Panginoon. Batiin ninyo si Persida na minamahal na marami ng nagawa para sa Panginoon. Batiin ninyo si Tripena at Triposa. Tripena at Triposa, parang ano ba? Makapatid. Diba? Parang makapatid, kaya Tripena at Triposa.
dalawang sisters. Pero ano ba ito? Ng manggagawa ng Panginoon. Tapos, si Persida na minamahal na marami ang nagawa para sa Panginoon. Tripe na Tripusa na ano ba? Manggagawa ng Panginoon. Pero para Persida, marami ang nagawa para sa Panginoon. Marami. Ibig sabihin, kagatian ng Diyos ayon po sa aking mga ginagawa ko. Kung gano'n, let's think in that. When Jesus Christ died on the cross, diba? When Jesus Christ died on the cross, may dalawang criminal also. May dalawang criminal na matay na. Diba? Ang isa, hindi paligtas. Pero ang isa, God, Jesus promised to him, "You will be paradise with me." Yes! Kahit siya na po habang namatay, he really repent and believe Jesus. That's why, same na, kaya nasa langit. Ang problema, may gantimpala ba para sa kanya? May gantimpala? Ito sa isang magnanakaw? May gantimpala sa langit o wala? Wala. Bakit? Wala manumang bakawa. Diba? Just save na. Walang chance, walang oras para sacrifice ko para sa Diyos. Kung may oras, yes, he can do marami ng mga sacrifice. Katulad ng ano ba? Peter. Diba? Ibang-ibang mga alagad. Pero ito po sa magnanakaw, save na sa cross. Bago siya na po, mamatay. Ang problema, walang oras, walang chance para sacrifice, sa sacrifice para sa Diyos po. Pero in our case, still God gave us, di ba? Mga oras. Mga araw-araw ito. Para we can sacrifice para sa Diyos, we can evangelize para sa ibang-ibang mga tao po. Mateo chapter 10, 42. Mateo chapter 10, 42. Mateo chapter 10 verse 42. Chapter 10 verse 42. 3, 2, 1. Asinumang magtigay na kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito sa pangalan ng isang alagad. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, tiyak na hindi siya mawawalan ng kanyang gantimpala. Halimbawa, kahit isang baso ng tubig. Isang bato ng tubig. Ano ba ito? Tiyak na hindi siya mawawalan ang kanyang gantimpala. Ibig sabihin, kahit anumang medyo small ministry in the church, God remember that. Alala ng Diyos. Kahit pastor, hindi ko po alam. Di ba? Bilang pastor, hindi ko po alam sa inyong mga ministry. Mga ministry ang makikita, parang ako na, alam ko na. Pero ako hindi na lahat. Kahit isang sister, isang brother, kahit ano ba, before I came to church, already tapos na cleaning sa stair. Malinis na. Hindi ko po alam sino ang talagang walis doon. Diba? Hindi ko po alam ano-anong brand and sister, punas ng mga lamesa o cleaning sa CR. Pero do you know, God knows that. Kaya kailangan po talaga magpapakumbabang puso. With a humble mind, yes, we will more focus ng ministry. Meron na po minsan, ang bibig niya, hindi na silent. Minsan meron na po, ginagawa niya marami ng mga ministry. Ang problema, sinabi niya marami. Ako na ginagawa lahat dito. Ako na lahat. Kaya lahat ng mga member alam niya, itong sister na, marami ng sacrifice. Kung ganitong ugali, sinabi ng Biblia, walang kantin pala. Tingnan mo sa Mateo. Mateo, chapter 6. Verse 2.
Mateo chapter 6. Mateo 6 verse 23. Kaya kapag ikaw ay nalilimos, huwag ka mapapatunog ng trompeta sa harapan mo. Gaya ng ginagawa ng mga mapakunwari sa mga sinaguga at sa mga lamsangan upang papurihan sila ng mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag ikaw ay nalilimos, huwag mong hayaang malaman na ninyong kaliwang kamay ang ginagawa ng inyong kanang kamay. Para ganti pala sa langit, ano ba? Dapat tahimik mo sa inyong bibig. Pagkatapos ng mga ministry, tahimik mo na. Huh? Don't tell to ibang mga tao. Kung gano'n, God will give you marami ng mas marami ng ganti pala. Kung ang bibig mo, may trompeta. Huh? May trompeta. Kaya laging marami ng mga salita. Kung gano'n ito sinabi niya, ano ba ito? Tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa pamamagitan ng ano ba ito? Papunihan sila ng mga tao. Kaya tinanggap nila ang mga gantimpala mula sa mga tao. Papunihan. Kaya hindi kailangan po sa inianda ng Diyos ang gantimpala para sa ang ganitong mga tao po. Sa screen, Marcos chapter 9 verse 41, pasayin mo natin sabay-sabay, sapagkat tunay na sinasabi ko sa iyo, ang sino ma magpainom sa inyo ng isang tasang tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay hindi mawawalan ng kanyang gantimpala. So in our case, we have to more focus po sa gantimpala sa langit. Ano ang mas marami ng malaking gantimpala? Huh? Katulad na nito sa Diaz. Huh? 5 million peso? Gusto mo 5 million peso? Yes, of course, Pastor. Huh? O kay 3 million? Of course, Pastor. Huh? Pero, don't look at mga physical gantimpala sa samundo. If you focus ng mga physical gantimpala o physical blessing sa mundong ito, walang gantimpala sa langit. Kanina, di ba, sa Matthew chapter 6 verse 33, we have to remember that. Hanapin mo na ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Kung gano'n, ano ba? Ang lahat ng mga bagay na ito, ibig sabihin mga physical things, idarakta sa inyo. Yes, God will support our physical needs talaga. Huh? Pero we have to mas focus ng mga ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Naintindihan nyo? Next week, sana continue po sa tungkol sa ito. Gantimpala sa langit po. Para how can we mo ipon ng gantimpala sa langit? Huh? Para next week po.